11 ng Abril, Sabado, ang magdamagang pagdiriwang ng Pasko ng Pagkabuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Kinahaponan ng araw ng pahinga sa paglabas ng unang bituin sa unang araw ng Sanlinggo, pumunta sa libingan si Maria Magdalena at ang isa pang Maria para tingnan ang libingan. Walang ano-ano'y lumindol ang malakas at bumaba mula sa langit ang anghel ng Panginoon at nilapitan ng bato. Pinagulong ito at naupo roon. Parang kidlat ang kanyang mukha at simputi ng niyebe ang kanyang damit. Nanginig naman sa takot ang mga bantay at naging parang mga patay. Sinabi ng anghel sa mga babae, "Huwag kayong matakot. Alam kong hinahanap ninyo si Jesus na ipinako sa krus. Wala siya rito. Binuhay siya ayon sa kanyang sinabi. Tingnan ninyo ang lugar na pinaglibingan sa kanya. Pumunta kayo agad ngayon at sabihin sa kanyang mga alagad na muli siyang nabuhay at mauuna sa inyo sa Galilea. Makikita ninyo siya roon. Ito ang mensahe ko sa inyo." Agad nilang iniwan ang libingan na natatakot at labis na nagagalak at tumakbo sila para balitaan ang kanyang mga alagad. Nakasalubong nila sa daan si Jesus at sinabi niya, "Kapayapaan." Paglapit sa kanya ng mga babae, niyakap nila ang kanyang mga paa at sinamba siya. Sinabi naman ni Jesus sa kanila, "Huwag kayong matakot. Humayo kayo at sabihin sa aking mga kapatid na pumunta sila sa Galilea. Doon nila ako makikita." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, huwag kayong matakot. Nabuhay muli ang Panginoong Jesus. Wala nang dapat ikatakot pa ang mga nananalig sa Kanya. Napagtagumpayan na niya maging ang kamatayan. Ipinakikita ng hani ng mga pagbasa sa gabing ito ng ating pagsalubong sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo, ang mapanligtas na kapangyarihan ng Diyos sa iba't ibang panahon. Kung nananalig tayo sa mapanligtas niyang kapangyarihan, hindi na nga tayo matatakot kahit ano pa ang ating pinagdaraanan. Huwag kayong matakot. Ito ang sinabi ng anghel kina Maria Magdalena at isa pang Maria habang ipinapaliwanag nito sa kanila na muling nabuhay si Jesus. Huwag kayong matakot. Ito rin mismo ang sinabi ni Jesus sa mga babae. Sinabi ni Jesus na sa Galilea siya makikipagkita sa iba pang alagad. Sa pagkakita ni Jesus at ng mga alagad sa Galilea, isusugo niya sila sa kanilang misyon. Sa muling pagkabuhay ni Jesus, magsisimula ang misyon ng mga alagad. Subalit, mahihirapan silang isagawa ang kanilang misyon kung takot sila. Walang dahilan para matakot sapagkat kasama natin si Jesus sa lahat ng araw hanggang sa wakas ng panahon. Pagsasagawa, nasasalamin ba sa mga sinasabi at ginagawa mo ang katotohanan na buhay ang Panginoon? Anong takot pa ang umahadlang sa iyo upang magawa mo ang iyong misyon sa buhay? Sa Diyos ba nanggagaling ang iyong lakas ng loob upang harapin mo ang mga pagsubok sa buhay?